Isa pa rin lang ang nagbibid para maging service provider ng COMELEC sa 2025 elections matapos iban ang Smartmatic. Paano kaya kung magkaroon pa sila ng sablay sa requirements? Magbabalita si Mon Gualvez. Isa-isang ipinasok ang mga sample ballot na ito sa prototype ng Automated Counting Machine o ACM na gawa ng kumpanyang Miro Systems Company Limited Incorporated. Tinesting ito para matiyak na tama ang datos na mababasa ng makina sa 1,000 balota. Kahapon, una nang sumalang sa pagsusuri ang mismo mga prototype ACM. Ang Miro kasi ang lone bidder na lumusot sa initial eligibility check para sa procurement para sa automated election system sa 2025. May mga kasama itong kumpanya dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng joint ventures. Pagmamalaki ng Korean company na Miro, 25 taon na sila sa industriya ng pagbibigay ng electoral support sa iba't ibang bansa. Throughout the years, we have conducted several projects locally and abroad and developed multiple systems internally for all types of electoral stages. In the overseas, we have supplied electoral technology in countries like Kyrgyzstan, Ecuador, Fiji, El Salvador, Russia, Iraq, DR Congo, and Guinea. End-to-end testing ang kailangan gawin ng COMELEC sa Miro bilang bahagi ng post-qualification evaluation. Ibig sabihin, mula sa mga balota, laptop, ballot boxes, baterya, hanggang sa mismong ACM, dapat ay pumasa base sa requirements na inilatag ng ahensya. Kaya mayroon din doong nakabantay na election watchdog. Talaga chia-challenge ko yung makina. Naglalagay ako ng overvoting, naglalagay ako ng undervoting, naglalagay ako ng iba't ibang klaseng mark. Ilang election ng Smartmatic ang nagbibigay ng serbisyo sa automated election ng Pilipinas. Sabi naman ng COMELEC, kung Miro ang mapili, hindi pa rin ganun maninibago mga botante. Una po, paper-based pa rin siya. So tatanggap pa rin siya ng balota. Titignan din ng COMELEC ang mga dokumento, pati production at manufacturing ng kumpanya. Sa loob ng 30 araw sakaling wala namang makitang aberya, posibleng sa katapusan ng Pebrero o unang linggo ng Marso ay matukoy ang kumpanyang Miro na magsisilbing bagong kapartner ng COMELEC sa darating na midterm elections. Sakaling may isang requirement na hindi pumasa ang Miro, magkakaroon daw ang COMELEC ng negotiated procurement. Parang bidding din po yan. Magpapasabit kami sa kanila ng best and final offer nila. Kasama po doon yung presyo na tinatawag natin. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.